So what's up mga ka-Rubik's Lovers? Welcome back sa aking YouTube channel. My name is Rubik's Lover. And for today's video guys, mayroon akong ipapakita ang mga tricks tungkol naman po dito sa ating mga Rubik's Cube. Pero kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kakalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang ating notification bell para lagi kong updated sa mga videos na i-upload ko. So, at dun sa mga kaibigan natin, sa mga bago nating mga YouTube channel, meron lang po akong kaibigan guys, no? Team Kadorbab, yan, Team Kadorbab. YouTube channel po, Team Kadorbab, paki-subscribe po yan guys. Bago lang po yan na YouTube channel at hinihingi ko po ang support ninyo, Team Kadorbab. So yun, ang ganda ng pangalan ng kanyang YouTube channel guys, Team Kadorbab. Ang ibig sabihin nun, nasa ano kasi yan eh, Ilocano language yan. So, Team Kadorbab, ang ibig sabihin nun, sa pagkain, hindi siya maselan. Basta nakakain, kaya niyang kainin. At ang kadurbab, ang durbab kasi guys, parang walang hinto sa pagkain yan. Wala siyang pinipili. Basta kain lang ng kain. Wala rin siyang hiya. Yan ang kadurbab. So, yun. Pakisupport na lang po siya guys. Then, shoutout nga po pala dun sa ating mga kaibigan sa trabaho. Nelson Lucas, Willy Venos, Armando Constantino. So, yan guys, na-shoutout ko na kayo. At paki-support na lang po, paki-support po ang ating YouTube channel. So, ano pang gagawin natin guys? Last time kasi, meron akong pinakitang tutorial regarding po dito sa 2x2 Rubik's Cube. At yun po kasi, meron pa kasing isang tricks kung paano natin siya masosolve yung Rubik's Cube ng mas mabilis pa. Mas mabilis. So, nung nakaraan kasi, nag-solve tayo ng Rubik's Cube na dun sa ginagawa natin yung top layer niya, nag-automatic siya na nabuo pa agad yung tatlong side spaces. Hindi dapat ganun. Pero meron kasi yung times na ganun talaga ang nangyayari. Minsan nga, isosolve mo yung top layer niya, yung top layer mo, nag-automatic siya na nabubuo na siya. So, meron talaga mga instance na ganun. Pero ipapakita natin guys, papaliwanag natin yung mga ganung part para at least sa pag na-encounter ninyo yung mga ganung pattern or format, so meron tayong basis. Okay? So, ano pang ginagawa natin guys, samahan nyo ako. So, yan. So, ayun guys, yung ating Rubik's Cube na 2x2. So, kukunin natin yung 2x2 Rubik's Cube at ito yung i-demo natin. So, yan. Nung nakaraan na aking video, ay binuo natin itong Rubik's Cube mula umpisa hanggang sa natapos siya. Ang gagawin naman natin ngayon, papakita natin yung pangalawang tricks kung saan mas mabilis siya guys na gawin. Kasi nung nakaraan, habang binubuo ko yung Rubik's Cube, nung natapos natin itong top layer niya, then binaliktad natin at itong bottom layer ang naging top layer, nung ginawa natin yung algorithm guys, automatic na buko agad yung tatlong sides. Which is, meron pa kasing ibang paraan para mabuo yung Rubik's Cube. At kung meron kasi yung instance talaga na pwede siyang mabuo kaagad pero pag ginamitan mo siya ng algorithm na yun. So, ang nangyari naman is isang ikot lang tayo ng algorithm natin na ginamit natin. Ngayon ang nangyari is nabuo ko agad yung tatlong sides. At yun ipapakita natin ngayon yung hindi agad mabubuo yung tatlong sides kasi yun nangyayari talaga yun. Ngayon, kung gusto niyo balikan yung unang step kung paano natin na umpisaan yung Rubik's Cube, balikan niyo lang po dun sa mga videos na aking pinakita nung nakaraan o yung dinemo ko nung nakaraan guys. So ngayon, ganito ang nangyari. Papakita ko. Ibabalik, ilalagay natin sa position na ganun yung ating Rubik's Cube guys. So yan, kung mapapansin nyo po, buo yung tatlong sides, yung red, yung green, at saka yung orange, buo siya. Ang ginawa natin na algorithm ng nakaraan, ganito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14. So yan yung algorithm na ginawa natin nung nakaraan, guys, para mabuo yung ating 2x2 Rubik's Cube. Ngayon, meron pa akong ipapakita na isa. So yan, guluhin na naman natin. Babalik natin sa normal na position niya. So yan. Binalik natin siya dito na naman sa tatlong kumpletong sides. So kung mapapansin natin, ito, ito, ito. Kung balikan natin yung aking videos, dito po tayo nagsimula kanina sa opposite nito, guys. Nitong mga complete sides ng ating Rubik's Cube. Dito kasi hindi kumpleto. Dito, kumpleto siya. So kung dito tayo nagsimula kanina para dun sa algorithm na ginamit natin, ngayon, ibang algorithm naman ito. So dito naman tayo sa sides kung saan yung mga kumpleto na ating mga cubes. So yan, kagaya nito, red, white, and orange, kumpleto po sila. So dito naman tayo ngayon magsisimula ng ating algorithm, guys, ganito. Sundan nyo ako, guys, para matuto po tayo kung paano natin nabuoyin yung ating Rubik's Cube na 2x2. So itong gagamitin ko ngayon, automatic po siya, mabubuo na talaga siya. Isang angat dito sa kanan, sa taas, pa kanan, angat dito sa kaliwa, pa kaliwa naman, pabalik, baba. Ibabalik natin yung orange, pero instead na ibababa natin, idediretso na lang natin na ipa kanan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun, napakabilis siya, guys, napakabilis. Ngayon, ang ipapakita pa natin is yung nangyari nung nakaraan para hindi nyo nabalikan dun sa aking unang videos. So ganito ang nangyari. Try natin guluhin yung ating Rubik's Cube. So yan, pero ganun na rin, ituturo ko na rin sa inyo kung paano natin buuin, paano natin simulan yung ating Rubik's Cube. So gagaya nung sinabi ko dun sa unang kong videos, is kailangan mamili ka kung ano yung kulay na gugustuhin mo na magiging top layer mo. So yan, try natin muna yung kulay green. Yung kulay green, so dapat itong kulay green dito siya, guys, kasi ditong kakulay niya. Dito pala, dito ba? Oh, sige, try natin. So dito. So yan, kapag nilagay natin doon, magiging kakulay niya tong kulay orange. Paano natin lalagay yan? Iwas natin dito, kukunin natin. So yan, nakapareho na sila. Hanapin pa natin yung iba. So hindi po pwede, dapat yung ito dito siya. Ililipat natin, guys. Chuk. Ayan. Ganun lang siya kabilis. Tapos hanapin natin yung isa. Ayan. Mapapansin nyo, nabuo na natin yung top layer ng ating Rubik's Cube. Dito sa ibabaw at saka dito sa sides niya ay nabuo na natin. Ngayon, pag nabuo na natin ito, gagawin naman natin yung ilalim, siya yung magiging top layer natin. Ngayon, alamin natin kung ano yung mga kulay na mas marami dito na wala naman dito. So ang nakikita ko is kulay blue. So kung kulay blue, di ba? Kulay blue kasi kulay blue, kulay blue. So dapat meron isang kulay blue na nandito sa isang taas lang. Isa lang, hindi po pwedeng dalawa. Ngayon, ang gagawin natin, gagamitan natin ng algorithm natin na technique. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So dalawa pa rin sila, guys. So dalawa pa rin sila. Dapat isa lang ang meron dyan. Ulitin lang natin yung algorithm natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaso lang, bumalik na naman tayo dun sa dating pwesto niya. So ulitin nyo lang yun. Yan. Yun. So nabuo na natin yung ating gustong mangyari. Yan, yung kulay blue na nailagay natin dito. At ang blue na yan, dapat nandito lang talaga siya sa right, sa left side mo. Yan, nandito lang siya sa left side mo. Then pagkatapos mo, ulitin mo lang yung algorithm na yon. Itong gagawin natin, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, and 8. So, ganyan yung nangyari nung nakaraan. So, nangyari na naman ngayon. Ngayon, hindi ko pwede yan kasi dapat ang ipapakita ko yung instance na dalawang beses na lalabas yung kulay blue dito. Ibig sabihin, nandito siya. Pag ginamitan mo ng algorithm, mapupunta siya dito, guys. Mapupunta siya dito. So, yun ang hahanapin natin. Ngayon, ulitin natin. Hindi po pwede to. So, ulitin natin. So yan, kulay white naman ngayon, guys. Kulay white. Try natin yung kulay white. So yan, ganyan pa rin siya, guys, yung nangyari, no? Ang gagawin lang natin, kasi gusto kong ipakita sa inyo yung pangalawang instance kung saan ito, kasi itong puti na to mapupunta doon. So titignan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yun yung sinasabi ko. Kapag napunta yung puti doon, uulitin mo ulit yung algorithm mo, pero ikutin mo tong nandito sa top layer mo dalawang beses pabalik. Yun kasi ang wala, guys. So ulitin mo ulit yung algorithm natin para mabuo yung tatlong sides. Kapag natapos natin yung, guys, nakompleto na natin yan, yung tatlong sides na to mabubuo yan. So titignan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Yan yung sinasabi ko, guys. So yan, yung tatlong sides ng ating Rubik's Cube, buo na siya. So kung ang dati, ang ginawa natin na algorithm, dito tayo gumalaw pababa. Ngayon, ang gagawin naman natin, dito naman tayo sa sides niya. Kung saan yung mga kompleto, yung kompleto, dito tayo, guys. Ito yung magiging algorithm natin na gagawin natin, guys. Pangalawa na technique. Ito yung pangalawang techniques na maliban dun sa ginawa kong paganyan. So, dito naman tayo. Mas mabilis ito. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So yun, ganun lang siya. Ganun lang siya kabilis. So ulitin natin, guys. Ibabalik ko lang siya dun sa tatlong side na kompleto. So yan, ulitin natin. Isang angat dito sa kanan, tapos sa ibabaw, ika, pa kanan. Isang angat sa kaliwa, tapos pa kaliwa din. Baba mo dito sa kanan, then ibalik mo itong puti pa kanan, baba, kanan, baba, kanan, ka, pakaliwa. Yan. So baba. So yan, ganoon lang sa kadali, guys. So ayun, guys, yan, napakadali lang, di ba? Kung titignan natin maigi at pag-aralan natin maigi yung mga steps, yung mga moves, yung mga algorithm na ginagamit natin, ay napakadali lang buuin yung ating Rubik's Cube, lalong-lalo na po itong 2x2 na Rubik's Cube. So yun, sana nakapagbigay na naman tayo ng aral sa ating mga manonood, at sana po tuloy-tuloy lang po ang pag-support sa ating YouTube channel na Rubik's Lover. So, yun, guys, thanks sa support sa mga bago nating kaibigan. Maraming salamat po, nagmamahal sa inyo po, Rubik's Lover po.